Pag-usapan na ba natin ang dapat pag-usapan? So, unang-una sa lahat, ginawa ko tong video na to hindi para i-bash ko yung mga sinabi ni Dogie about dun sa review niya sa Wildrift. But this is top love bilang kapatid sa eksena or sa gaming community. Let's put it that way. Kasi marami siyang nasabing negative comment habang nagla-live stream siya. But yung mga review niya about game, on point. So, simulan na natin. Pag-usapan natin yung dapat natin pag-usapan. Kasi nga, ML nalago mo, di ka naman kasi magunong mag-lol. Huwag kang muna isik sa sarili mo sa lol, sa lol basuga. Baka gusto mong pakitaan kita, unrank to diamond. Tapos pagka nag-ano yan, gusto ko magsagado yung lol dito sa Pilipinas. Tanginan to, hampasin kita. Tanginan mo, silver ka lang sa lol. Di ka, ay shit. Tanginan to, puta. So, imposible. Sobrang imposible na from day one or from unranked to diamond ng isang araw. I saw a picture na nagsi-circulate ngayon sa internet, which is, I think, kinalaban nyo yung Team Liab 5v5. Then look what happened, di ba? 2-0 kayo. I mean, di lang kayo basta tinalo, binasura pa kayo. I'm not sure kung legit yung picture, but kung makikita nyo doon sa screenshot, I think sabi nila yung Graves daw is si Dogie. Ang score niya sa isang laro doon, yung KDA niya, 0-7. Balang, ewan ko kung ilan yung assist, di ko na sinilip. So, eto pan pack, laging may mas magaling sa'yo maglaro. Laging may mas angat sa'yo. So, saying na from unranked to diamond in one day, sobrang imposible, chong. Napaka-imposible, kapatid. Not gonna happen, bro. Gago! Parang gagaya ka kay Moyax. Sige mo si Moyax. Tangin na, kaya ko magpa-challenger dyan within one week. Eh. Correct me if I'm wrong kung yun yung sinabi ni Moyax kung challenger nga. Given na Team Liab yung nakalaban mo, matatalo at matatalo ka talaga. Kay Gu, saka si TG, they've been on the scene like I think 2011, 2012 from Mineski, tapos nag Manila Aguilas. Tatandaan ko si Kaigu, nag-IPT pro team pa yan eh. Pagkakatanda ko ah, kasi follower ako ni Rebenga eh. I'm not sure kung kilala niyo si Rebenga, IPT rin yun. So, yung sinasabi mo sa amin o yung gusto mong ipakain sa amin na from unranked to diamond, not gonna happen bro, not gonna happen. Trust me. So, pangalawang punto ng argumento natin. There is no way in this freaking world na kaya mong ipatigil o huwag papasukin yung eksena ng League of Legends o Wildrift sa Pilipinas. Sabi mo dun sa live mo, sige, pag nagawa ko yan, gusto mo, huwag natin papasukin yung Wildrift sa Pilipinas. Yun yung exact na sinabi mo. Ito, panoorin mo sa video. Pag ginawa ko yun, willing ka ba? Huwag na natin ilabas dito yung lol. Oh. Gawin kin in one day, unranked to diamond. Kung mabagal, stop. Stop. We don't need another Kibuloy, my friend. Kung si Kibuloy, napasara niya yung ABS-CBN, I don't think na kaya mo pigilan yung pagpasok ng Wildrift sa Pinas. So, given, tinake namin yung challenge mo from unranked to diamond na gawa mo ng one day. Given, kaya mo bang panindigan yung sinabi mong hindi mo papapasokan yung Wildrift sa Pinas? Diba hindi? Hindi. Butthurt ka kasi maliit yung putang inang community nyo sa LOL PC, di ko na problema yon. And then, yung sinasabi mo na maliit yung community namin sa League of Legends PC version or community, well, let's see. Meron kaming LCK, meron kaming LPL, meron kaming NALCS, meron kaming EULCS, meron kaming Mid-Season Invitational, at meron kaming Worlds. Ito, panoorin mo yung video mo sa Worlds. Sinusuporta mo pa yung G2, di ba? Kahit ngayon, nanonood pa din ako ng tournament. Nanonood pa din ako ng Worlds. Nanonood pa din ako. Sinusuportahan ko G2 kasi EU server. Yon, nanonood ka naman pala. So, paano mo
nasabi na maliit yung community ng League of Legends na PC version. Anong pinagbasihan mo dun? Let me see. I think pwede mo sabihin yan pag local scene or yung Pinas. Yeah, medyo wala nang ganap. Maliit nga yung community. 3 minutes walang ganap sa mapa. 4 minutes walang ganap sa mapa. Next is yung walang ganap within 3 to 4 minutes. Corny, no? Walang ganap. Kasi sa League of Legends, kailangan mo mag-CS. Napaka-importante nun. Para sa mid-game hanggang sa end-game or sa late-game, di ba? Dahil kung wala kang ganong CS or kakaunti yung minions na nakuha mo or yung gold na nakuha mo from farming within the laning phase, na alam mo naman palang may laning phase, paano mo nasabing walang ganap within 3 to 4 minutes kung meron yung laning phase? Laning phase. Kasi alam nyo na eh. Alam nyo yung laning phase. I mean guys, sabi ko nga, hindi to sa pangbabash. But I just want na batukan yung kasama mo sa community o sa gaming community na mali yung mga pinupunta niya. Diba? On his review about the game, yeah, ang daming bug. Kahit ako, tines ko yung alpha, yung wildrift. Ang daming bug. There is one moment na naglalaro ako, pinapatay ko yung herald. Tumalon yung herald palabas, tapos umikot. Then, on point din yung sinasabi niya dun sa paglalak mo ng hero, ng i-hit mo. Sobrang ang hirap talaga. Then, pag inatak mo ng inatak, kahit wala na sa paligid yung champion, nahahabol pa rin, susunod pa rin yung champion mo. Nakalak ka na sa hero. Nakalak ka na sa hero. Tapos yung hero, nawala na sa ano mo, vision mo, nakatakbo na, tapos yung hero mo, inaatake mo pa din, dedegedegecho siya sa tower, which yun yung nakita kong weird, pero which is alpha pa lang naman, okay lang naman eh. As in, pagka ini-aim mo, pagka sisimulan mong i-aim, kailangan mo talagang ilabas siya. Pag linabas mo siya, may konting delay dun. On point lahat ng review niya, saka may isang nasabi pa siya na gustong gusto ko, which is yung sana mabuhay nila yung eksena or esports ng Wildrift. Kasi totoo yun, mamamatay yung eksena sa Pinas kapag walang esports o walang competitive na game. Like, gustong gusto ko yun, talagang supportado ko yung sinabi niya na yun. Sana may isang sumikat sa LOL na palakihin din yung esports scene. Sana. Sa totoo, sana may isang sumikat sa Wildrift na palaki niya yung esports scene, tulungan niya yung mga bata masipag sa LOL, Wildrift, na makaangat, yun lang. Di ba? Kasi kung walang esports, guys, mamamatay ang game na yan. Ako nagsabi sa inyo. So, ngayon pa lang, dapat pagplanuhan na nila yung esports, man. Kasi mamamatay ang game na yan, guys, pag walang esports. Ako nagsabi sa inyo. But overall, whether you're playing Mobile Legends, naglalaro ka ng League of Legends sa PC, nagwa-wildrift ka, kung ano man yung game mo, this is one gaming community. I salute all those people na may respeto sa bawat laro. I salute every streamer, local or yung mga sikat man, a foreign man, kasi lahat pinapanood ko din yan. I love watching Chooks. But there's many streamers na pinapanood ko, and then nag-google din talaga ako ng oras. So, saludo sa inyo. Sana mabuhay pa rin yung gaming community. At magpatuloy pa rin, then mapasa natin sa next generation. Saludo din kay Boss Dogs for positive thinking, yung future ng gaming community. Iniisip niya na agad. But a piece of advice, like, it will always be less talk, less mistakes. Yeah, we wanted your own opinion na gusto namin malaman kasi may alpha test ka rin. But we don't want to take all those crap, all those bullshit na gusto mong ibigay sa amin na from day one, unranked to diamond. We don't need that na ayaw mo papasukin or papatigil mo or hindi mo papapasukin yung wildrift scene sa Pinas. We don't need that na maliit yung community ng League of Legends PC or computer version. We don't need that. We don't need those kind of crap or bullshit. Yeah, you do have your opinion. Maganda yung mga opinion mo, on point, sabi ko nga, nasa punto. But again, mag-enjoy tayong lahat. So ulitin, maraming salamat. Happy gaming, ingat kayo.